Virgo, tignan po natin kung ano yung request ng iyong mga spirit guides ngayong 2024. Meron po tayong reading na ginawa din. Noong 2023, ilalagay ko po yung link sa comment section kasi pwedeng yung iba sa inyo mas doon kayo makaresonate. Kasi madami pa po dito sa atin na mga bagong subscribers. So, pwedeng hindi nyo pa yung napapanood. So, try nyo munang panoorin yan. So, ang na-pick up ko kasi, actually, kanina pa. Nagpa-private reading pa lang ako. Kasi iniisip ko rin kayo kanina. O, bigla ko kayong naisip, Virgo. So, yung na-pick up ko kasi is squash. Ano yun sa Tagalog? Kalabasa. Tapos, ngayon naman, ayan, habang nakaupo na ako dito, mag-video na ako para sa inyo, is okoy yung na-pick up ko. So, di ko alam kung mahilig ba kayo dyan or yun ba yung request ng inyong spirit guide. Pero, ayun, ano ba yung ginagamit dun? Okoy, dun sa okoy is, yes, shrimp, di ba? Pero yung iba, pwedeng ginagamitan yata nila. Yung iba, ano yun, yung toge, di ba? Tapos meron din iba, sinasamahan nila ng kamote, ganun. So, ayun, basta okoy. Yan yung ialay ninyo sa inyong spirit guides. Or yung iba naman sa inyo, kung di kayo naniniwala sa mga alay-alay na yan, eh, yan, baka meron nga dito ay favorite nyo po yon. So, tignan natin kung ano yung card na nagre-represent sa iyong spirit guides. My spirit guide, tignan po natin, okay? Card po na nagre-represent sa spirit guides po ni Virgo. We have the Chariot. Okay, so yung ano mo talaga, yung spirit guide mo, ano yan, palaban. Okay? Palaban yung spirit guide mo and meron yung self-control. So kung ikaw, Virgo, kunari, ikaw yung tipo ng tao na nafe-feel mo ngayon na medyo bumibigat ka na. So ngayon, magda-diet ka. Talagang nandoon yung ano mo, yung isipan mo. Nako-control mo talaga siya. I mean, self-discipline. Yun yung nakikita ko dito. So, disciplinarian yung iyong spirit guides. Ayan po. Tignan natin. At saka, di ko alam kung mahilig ba kayong mag-travel. Ayan po. Or adventurer kayo, pero yung iba sa inyo, pwedeng adventurer. Yet, napakadami yung ginagawa. Sobrang busy kayo. O kaya naman, kulang yung iba sa inyo sa budget, kaya hindi nyo yung nagagawa. So, meron ba dito mahilig kayong manood ng mga vlogs na, you know, more on travels, ganyan yung. Parang nakakapasyal na rin kayo sa lugar nung pinapanooran po ninyo. Tignan natin. So, fascinated yung iba sa inyo sa iba't ibang culture. Tignan natin. Paano mo ba mapapalalim ang connection ninyo? We have, yung travel talaga yung pinapakita sa iyo dito. Some of you naman, pwede naman na ito ay hindi naman pag-travel na yung kunari malayuan, 'di ba? Pwedeng diyan lang naman diyan lang sa lugar ninyo, ganyan, mag-stroll lang kayo, kaya punta kayo sa tahimik na lugar. Pero kasi for some of you, talagang mas nakaka-connect kayo sa kanila kapag kayo nagta-travel. Pag madami kang mga kultura na nakikita, na na-experience, Virgo. Yun yung pinapakita sa'yo at yun yung isa sa mga ways para mapalalim mo yung connection mo with your spirit guides. Kung kayo naman nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ay may budget sa pag-travel. So, you can do naman sa meditation. Okay lang din naman yun. Siguro yun, pag kayo ay nagme-meditate, you think or isipin ninyo na kayo ay kunwari nasa ibang lugar, ganyan po. So baka meron dito, magaling kayong mag-astral travel. Baka yan yung isa sa mga gifts po ninyo. Yan yung mga psychic, isa yan sa psychic gifts ninyo, Virgo. Tignan natin, ano ba yung request pa sa'yo ng iyong spirit guide, Three of Cups. Ayan, so meron ka bang pupuntahan ngayon habang pinapanood mo yung video na to, okay? So pwedeng sa mga susunod na araw or buwan, pwedeng may invite ka sa kasal or anumang celebration nito. Sinasabi ng spirit guides mo na pumunta ka, ayan po. Makipag-socialize ka dito. Gusto niya din yan, yung nakikipag-socialize ka. Sabi ko nga sa'yo, itong spirit guide mo ay, ayun, ano din siya. Yung kasi gusto niya may natututunan ka talaga eh. So pwedeng madami ka ding ma-meet dito na iba't ibang uri ng tao. So may matututunan ka sa kanila. Gusto niya natututo ka, Virgo. Ayaw niya yung nag-stay ka lang sa isang lugar. Tignan natin ano ang mga bagay na need mong i-improve sa iyong sarili. Eight of Pentacles. Ayan. So medyo mag-ingat lang kayo sa mga wini-wish po ninyo. Kasi meron akong nakikita dito. Ito yung wini-wish mo, Virgo. Pero ito naman yung ginagawa mo. So magkaiba, magkasalungat sila. Hindi sila aligned. Kaya minsan yung iba sa inyo,
na totorete, na ano ba yun, na ano ba yun, na agitate yung iba sa inyo. Kapag ayan na, dumating na yung winish ninyo pero hindi pala kayo aligned doon. So medyo nabibigla kayo dito. Siguro yun yung iwasan po ninyo. At saka yan din, I know marami sa inyo is a hard worker kayo, hardworking kayo, but sinasabi sa inyo dito na yung sinasabi sa iyo or gusto ng spirit guide mo, i-improve mo talaga yung how you manage your time. Ayan, hindi lang yung finances mo, kundi how you manage your time. Ayan po, yan yung gusto niyang i-improve mo. Kaya huwag kang tanggap ng tanggap dito or huwag kang oo ng oo. Sabi natin, ayan, may mag-i-invite nga sa'yo pero hindi ka naman pala talaga available that time. So you should tell dun sa nag-i-invite sa'yo. Mm-mm. Kasi ikaw yung naiipit dito. And also, meron ka ding mga tao dito na nasasaktan. Meron naman dito kasi hindi mo naman to sinasadya. Kaya lang kasi if you are aware talaga na kunwari may nag-invite nga sa'yo tapos hindi ka naman pala makakapunta, alam mo talaga yon kasi meron kang ibang lakad. So you should tell. Ayan. Tignan natin how to stay connected. Two of Cups. Okay? So dapat may balance, may harmony pagdating sa mga partnerships mo in life. Sa career mo man yan, sa negosyo, sa love life mo, sa family, dapat balance daw. Dapat may harmony. Ayan yung sinasabi sa'yo dito. Para mas maging connected ka. Sa bagay, totoo naman yan. Kapag magulo naman yung nangyayari sa life natin, di ba? Hindi naman talaga tayo nakakapag-focus. Hindi tayo nakakakonect dun sa true purpose natin. Tingnan natin. Okay, card naman to represent your life purpose. We have Page of Pentacles. So, gusto talaga ng spirit guide mo, Virgo. Araw-araw natututo ka. So, wag mo daw... May mga challenges na darating sa life mo. Pero kasi na ang sabi sa'yo dito ay makaka-adjust ka. Huwag ka lang magmamadali. And dapat hindi ikaw yung tipo ng tao na ay alam ko na po yan. Alam ko na po yung lahat. Hindi. Dapat daw matuto kang makinig dito. You are willing to learn. Matutong makinig. Matutong, matuto ka. Dapat willing to learn ka dito. Page of Pentacles. Kasi minsan daw yung pagiging parang alam mo na lahat, nagdadala yan ng trouble sa'yo. Tignan natin, okay? So, ayan, para mas mapalapit ka sa life purpose mo, matutong makinig, and be willing to learn. Ano ang mensahe sa'yo ng iyong spirit guide? We have Knight of Swords. Diba, adventurer talaga tong spirit guides mo. May mga times na pinapahinay-hinay ka niya. May mga times naman na gustong-gusto ka niyang i-push. So, yung minsan gusto niya yung na-challenge ka talaga. So, sinasabi lang sa'yo dito ng spirit guide mo na if merong mga opportunities talaga, ayan, or sinasabi pala dito, wag mo nang hintayin na habulin mo pa yung opportunity. Pag dumating daw sa'yo, wag mo nang palagpasin. Yan yung sinasabi sa'yo ng spirit guide mo. Kasi guided ka naman daw niya. Ayan, lagi siyang nakasuporta sa'yo. Minsan nga nangunguna pa siya eh. Mas parang kunwari ikaw nagde-decide ka pa lang siya, nakapag-decide na siya. Ganon siya, yung spirit guide mo. Kaya alam mo yun, hindi ka naman talaga niya pababayaan. So tignan natin ano ba yung blessings na or blessing na pwede niyang ibigay sa'yo. Ano ba yung blessing na pwede niyang ibigay sa'yo? Tignan po natin. Ano yung blessing na pwedeng ibigay sa'yo ng iyong spirit guide? We have a blessing on a new venture. So, meron ba kayong gustong umpisahan dito? Ano ba yung tina-target ninyo? Ayan po. So, simulan nyo na talaga. Kailangan lang may disiplina talaga kayo. Nagagawa nyo ito. Huwag kayong mag-alala. Basta nandiyan din yung suporta ng inyong spirit guide. At syempre, yung tiwala po ninyo sa inyong sarili. And also, marami sa inyo kasi intuitive din talaga kayo, Virgo. So, syempre, gamitin nyo din yung intuition ninyo. Huwag lang lagi kayo magpapadala sa inyong puso, sa inyong nararamdaman. At ito po, may mga itatanong ako sa'yo. Kung ano yung unang pumasok sa isipan mo, yun po yung sagot. This is for you, Virgo. Ilan ang spirit guides mo? Ano ang mga pangalan nila?
Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always. More blessings to come. And ayan, kung ano man po itong tina-target ninyo, maaring makuha niyo yan sa loob ng 20 days for some of you. 20 months, stable na yan. Ingat po kayo always. Bye!